Mga misteryosong bilog sa ilalim ng karagatan. Nilalang na tila gelatin ang katawan. At iba pang misteryoso at di karaniwang pangyayari sa karagatan. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Sa ilalim ng karagatan, walang nakasisigurado kung anong mga misteryo pa ang nagaganap dito. Kahit malayo na ang narating ng kaalaman ng tao pagdating sa siyensya at teknolohiya, ay marami pa rin tayong hindi nalalaman pagdating sa mga tinatagong sikreto ng karagatan. Mula sa mga natural phenomenon at mga kakaibang hayop, marami pang naghihintay na matuklas sa ilalim ng mga katubigan. Sa video na ito ay titingnan natin ang 10 di karaniwang pangyayari sa karagatan na ikakagulat at ikakamangha mo. Number 10, Brinicles. Ice crystals sa ilalim ng tubig. Ang Brinicles ay isang ice sheet formation na may tila tumutubo pababa na hollow tube shape. Imagine mo na lang ang isang ipo-ipo na nagyelo. Ganyan ang itsura ng Brinicle. Mula ang pangalan nito sa Brine Icicle na kilala rin sa tawag na ice stalactite. Pero paano nga ba ito nabubuo? Kapag nagyelo ang sweater sa Polar Ocean ay nag-e-expel ang salt brine concentrates dahilan para mabuo ang pababa na flow ng sobrang lamig na saline water na mayroong mas mababang freezing point sa tubig na nakapaligid dito. Kapag lumapat ito sa ocean water ay saka agad na nabubuo ang Brinicle sa iba't ibang direksyon na talaga namang isang natural work of art. Number 9, Bioluminescence. Sa mga nilalang sa ilalim ng dagat, isa na siguro sa mga pinaka nakakamanga ang mga organisms na may abilidad na pailawin ang sarili nila. Pero hindi lang ito para mangagaw ng pansin kung hindi para palayuin ang mga maaaring mambiktima sa kanila. Ang tawag sa abilidad na ito ay bioluminescence. Isa itong chemical reaction mula sa mga organisms na tinatawag na dinoflagellates. Kadalasang small scale lang ang pag-ilaw ng mga bioluminescent creatures, pero may isang pangyayari sa Bio Bay sa Puerto Rico kung saan napuno ng dinoflagellates ang tubig dahil sa ilang taon ng human activity at pagkabulok ng mga dahon dito. Dahilan para magliwanag ang buong katubigan nito na parang isang Disney movie na siya ring nabigyan ng Guinness World Record dahil sa lawak nito. Number 8, Pyrosomes. Isa pang bioluminescent entity ang mga pyrosomes na mayroong tila gelatin na katawan na may habang mula 1 cm at umaabot hanggang 10 meters. Isang colony ng marine animals na tinatawag na tunicates ang mga pyrosomes. Ang kaibahan nito sa ibang bioluminescent creatures ay nananatili ang blue-green na ilaw nito imbis na maglabas ng liwanag na parang pagpulso katulad ng dinoflagellates. Bukod pa rito ay natitrigger din ito pag nadikit mula sa ibang bagay na hindi typical sa ibang bioluminescent creatures. Ang mga tunicates na katulad ng pyrosomes ay mga sac-like na vertebrates. Mayroon silang dalawang tubes sa tuktok kung saan pumapasok at lumalabas ang tubig. Fini-filter nila ang mga plankton sa tubig na siya ring nagsusupply ng oxygen nito. Dahil sa kakulangan sa pag-aaral patungkol sa pyrosomes ay marami sa alam sa kanila ay galing pa sa research noong 1990s. Number 7, Underwater Crop Circles. Sa loob ng ilang dekada ay naging misteryo ito para sa maraming scientist. Unang nadiskubre ang mga kakaibang crop circles na ito ng mga scuba divers sa seafloor ng Japanese Pacific. Inakala nila na bagong specimen ang may gawa ng mga ito o mula sa sea monster. Tsaka lang nila nalaman kung ano ang may gawa nito ng aktwal na masaksihan ang aktwal na paggawa nito ng mga lalaking Japanese pufferfish. Napag-alaman na ito ay nesting habit ng mga Japanese pufferfish na kanilang ginagawa para maka-attract ng mate tuwing mating season. At ginagawa nila ito ng tuloy-tuloy at walang tigil sa takot na maanod ito ng tubig. Number 6, Fog Tsunami. Sa unang tingin, tila isang higanting tsunami na nabubuo mula sa karagatan ng pangyayaring ito. Pero sa katotohanan ay isa pala itong malaking fog o hamog na ulap kaya ito tinatawag na fog tsunami. Ang fog na ito ay nagda-travel sa ibabaw ng tubig sa simula ng summer o kaya ay late spring sa mga lugar sa East Coast ng US. Nabubuo ang fog tsunami dahil sa condensation mula sa pagsasama ng mainit na hangin sa malamig na tubig ng dagat. Ang karaniwang temperatura na pinag-uusapan dito ay above 30 degrees na hangin at average na 15 degrees na temperatura ng seawater. Kapag umiihip ang mainit na hangin mula sa lupa papunta sa tubig ay nagko-cool down ito hanggang sa makabuo ito ng moisture na siyang nagiging fog at gumagawa ng ilusyon ng isang fog tsunami. Number 5, Underwater Volcano. Apoy, mainit at lumalagablab. Yan ang mga salitang kadalasang naiisip kapag narinig natin ang salitang bulkan. Pero sa kailaliman ng karagatan ay kamangha-mangha ang mga underwater volcanoes o bulkan sa ilalim ng tubig. Parehas na maganda at misteryoso ang pangyayaring ito.
Bagamat nakalubog ang mga underwater volcano sa tubig, ay nagpo-produce pa rin ito ng magma na mas marami kaysa sa inaakala mo. Pero sa gitna nito, ang pressure mula sa eruption at ang ilalim ng lokasyon ng mga bulkan ito ay ginagawang posible na hindi kumulo ang tubig sa dagat. Kaya nagiging isa itong supercritical liquid na nasa gitna ng pagiging solid at pagiging liquid. Sa ngayon ay marami pang hindi na-explore na pag-aaral pagdating sa mga underwater volcanoes, kabilang na ang mga creature na kayang mag-survive sa paligid nito. Number 4, seafoam. Isa na siguro ang formation ng seafoam sa mga pinaka-weird na phenomenon sa karagatan na kahit mga scientist ay walang definitive na eksplanasyon. Mula sa pangalan nito, literal na foam ang mga seafoam na naiipon sa pangpang ng karagatan. Isa itong global phenomenon na nakadepende sa lokasyon ang lala at epekto. Ganun pa man ay mababa ang density at persistence nito, kaya naman kaya itong hanginin ng hangin mula sa pampang o kaya ay alunin ng tubig. Maraming scientist ang naniniwala na mayroong mga algae sa ilalim ng tubig na kapag humalo sa seawater ay dumadami at parang nagiging foam dahil sa mga nabubuong compounds mula rito na nag-a-act bilang foaming agents. Pero bagamat malaki ang posibilidad na tama ang teoryang ito, ay hindi pa ito ganap na napapatunayan. Number 3, Maelstrom. Kapag nagkasalubong ang magkaibang agos ng karagatan at nagkaroon ng hindi mapigil na flow sa ilalim ng tubig, ay bumubuo ito ng isang vortex. Ang tawag sa isa sa mga pinakamalakas na vortex o whirlpool sa karagatan ay Maelstrom, na may napakalakas na swirling effect na tumatagal ng mula 4 na segundo hanggang 4 na oras. Malakas ang puwersa ng Maelstrom na may extraordinaryong laki at capacity. Pwedeng maging napakadelikado ng isang Maelstrom dahil sa malakas na agos na nangyayari sa ilalim ng tubig na kayang-kayang humigop ng mga bagay na malapit dito. Sa katunayan ay kayang humigop ng Maelstrom ng isang malaking bangka at marami ng malalaking aksidenteng na-report mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil sa phenomena na ito. Number 2, Rogue Waves. Imaginin mo na nakatingin ka sa bintana mula sa kinaupuan mo sa loob ng barko at maya-maya ay mayroong tila sobrang taas na pader ng tubig na nakaharang na rito. Ang tawag sa phenomena na ito ay rogue waves, na mga sobrang laking alon na bigla na lang nabubuo at kadalasang sumisira sa mga barko at bangka. Sa sobrang lakas ng pagtama nito ay kayang-kaya nitong palubugin kahit pa malalaking barko. Dahil sa sobrang random at unpredictable na mga kondisyon ng formation nito, ay mahirap maganda laban dito. Wala ring isang dahilan kung bakit nangyayari ang phenomena na ito. Sa dahilang ito ay isa ito sa pinaka kinatatakutan ng mga mangingisda at may mga propesyon na namamalagi sa karagatan. Number 1, Steaming Sea. Usok mula sa karagatan. Hindi ito katulad ng hot spring na nagpapainit sa tubig. Katulad ng nangyayari sa pag-tsunami, nagkakaroon ng ilusyon na steaming sea dahil sa magkaibang temperatura ng tubig at hangin. Ang kaibahan lang ay nagpo-form ang steam dahil sa pag-ihip ng malamig na hangin at pagsasama nito sa mas mainit na temperatura sa ibabaw ng tubig. Ang nangyayari ay nagko-cool down ng mainit na hangin sa ibabaw ng water surface lampas sa dew point na nagiging dahilan para hindi na nito kayaning i-hold ang water vapor. Bumubuo ito ng steam sa proseso ng condensation ng excess na water vapor na ito. Dahil hindi ito gaanong umaangat pataas, ay nagiging sanhi ito ng ilusyon na umuusok ang ibabaw ng tubig sa karagatan. At hindi katulad ng hot springs ay hindi binabago ng usok na ito ang mismong temperatura ng tubig. Dahil nangangailangan ng sobrang babang air temperature para makabuo ng ganitong steam, ay common lang ang phenomena na ito sa mga kontinenteng may malamig na klima katulad ng Arctic at Antarctic. Tinatawag din ang steaming sea bilang foggy o smoky sea. Ikaw, alin sa mga ito ang namangha ka o nagulat ka? Comment down below. 10 pinakadelikadong pangyayari o sakuna sa buong mundo. Number 10, Ipo-ipo. Ang ipo-ipo o kilala sa Ingles na tornadoes ay kadalasang resulta ng bagyo. Ito yung mapapansin mong tila hugis embudo na nagsisimulang mabuo sa langit pababa sa lupa. Nabubuo ang ipo-ipo kapag nagbabanggaan ang mainit at malamig na hangin. Siguradong mawawasak lahat ng madadaanan nito